Welcome sa Clarvance Channel mga katiktik. Ngayon kung nakakita tong hawak nyo na Huawei, yung hawak ko na Huawei mga katiktik, ito yung ginagamit ko sa mga pagbabypass ko. Yan o, may basag yung LCD, nagguhit-guhit. So mabilis na po kasi ito malobat mga katiktik, kaya need natin na palitan ng battery, no? So papakita ko sa inyo yung ano niya ito mga katiktik, yung battery at yung ipapalit natin na battery. So wala namang tornilyo to sa likod, tutuklapin lang natin tong ang cover niya sa likod mga katiktik para mabaklas natin yung battery mga katiktik. At meron pang password. So meron siyang 10% na laman mga katiktik. Ayan, so 10% yung laman, pero tingnan niyo mga katiktik, nagsa-shutdown na siya. So, ibig sabihin nun mga katiktik, weak na po yung battery natin. Kailangan na talagang palitan. So, tanggalin nyo lang tornilyo at baklasin nyo yung mismong battery mga katiktik. Ayan. At ito yun mga katiktik. Makikita mo naman yung model number niya at yung milliampere ng battery. At ito naman yung ipapalit natin. Yan o, GSM Sandwich Super Battery kung tawagin. Kaya tinisting ko mga katiktik kung talagang maganda ang performance. So, unboxing natin. Bilisan lang natin yung pag-unboxing. Ayan, so ito na po yun ang battery. Meron siyang pangalan na GSM Sandwich. Ayan. Kunin natin sa plastic. So, ipagtabi na lang natin mga katiktik at kayo na lang po bahala ang magbasa dyan mga katiktik kung ano po yung difference ng dalawa mga katiktik, pero mas maganda na itong isa kasi mas mataas ng milliampere mga katiktik. Madalas ng mga battery ng GSM Sandwich is mataas ang milliampere. Yan, so ikakabit lang natin at syempre titingnan natin yung performance niya kung talagang makunat ba talaga, pero based naman sa mga reviews mga katiktik, talagang mas mataas kasi yung milliampere ng battery nila, kaya medyo matagal din siya malobat mga katiktik. So, ma-observe din natin yan sa sarili natin kapag nagagamit na natin ito. So, merong dikit yung battery nila dito mga katiktik na parang tape. Yan. Kailangan kong baklasin to kasi hindi tumama doon sa mismong terminal. Kumbaga, na-ano yung battery. Kumbaga, na-UUP yung mismong flex, kaya adjust natin para hindi mayupi at magsakto doon sa battery terminal. Yan, pag naikabit naman natin, ibalik natin yung tape na tinanggal natin kanina para sakto na siya doon sa battery terminal. Yan, ganyan lang. Babalik nyo lang mga katiktik. At titingnan natin kung mamamatay ba siya agad. Katulad kanina, meron siyang 10% pero nagsha-shutdown siya agad. So balik lang natin yung mga tornilyo. At kailangan pala natin lagyan ng tape dito sa battery mga katiktik para hindi umaalog sa loob. 'Di ba minsan yung mga cellphone nyo is umaalog dahil yan sa battery. Kaya kailangan natin lagyan ng tape yung side niya para intact po siya. Hindi po siya umaalog kahit alugin natin. Wala po tayong marinig na umaalog doon sa loob. Ganyan lang ang pagkabit dyan sa battery na yan mga katiktik. At syempre, yung in-observe natin na performance nito, abangan ko na lang dito sa sarili ko. Yan. So, open natin yung password natin. Yan. So, titingnan natin konti kung mamamatay siya. So, hindi na siya namamatay. Ibig sabihin, battery po talaga palitin na mga katiktik. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ko na mga video. Sana mag-abang kayo doon sa mga tutorial ko mga katiktik. Maraming salamat sa inyo.